Ilang indie films na ang umani ng tagumpay kamakailan. Ang itinuturing na alternatibong pinilakang tabing, agresibo ng sumasabay ng tagisan sa mga higanting produksyon. Sumabak sa hamon na yan ang Jesuit Communication. Ambisyoso ang kanilang proyekto. Buhay ng isang sundalong naging santo ang pelikula. Simula pa lang, masalimuot na. Halos kabuuan ng shoot sa Spain ginawa. Lahat ng artista, banyaga rin. Pero paano nga ba kinaya ng JESCOM ang pagtatayo ng kanilang obra gamit ang kakarampot na budget? Siyempre, husay at determinasyon. Pero ang malaking bahagi pa rin yan, dasal at himala. Dahilan at naisip niyong gumawa ng pelikula tungkol kay St. Ignatius. Kasi po kinukulit kami ng mga ano, ng mga eskwelahan namin. Kasi diba yung mga Jesuita, meron kaming mga universities, meron mga high school. At syempre, part ng ano ng aming edukasyon, pinapakilala namin yung founder namin, diba? Si San Ignacio de Loyola. Kaya lang ang ginagamit nila, hanggang ngayon, ang ginagamit nila, this 1940 year-old na no black and white and in Spanish pa na but dubbed into English na pelikula on the life of St. Ignatius. ¿Y cómo vais sola por el campo? Cazaba con unos amigos. Quise seguir una pieza. Mi caballo se desvió y... ¿Y ahora? Hindi na appealing for the young generation now. That's true. Kaya yung pong ano talaga, yung pong mga mismong mga principal ng aming mga eskwelahan ang nagtatanong sa amin, because Jesuit Communications is the media arm of the society, wala mang bago. Doon po kami nag-isip-isip na bakit nga ba hindi natin ambisyonin na gumawa ng pelikula. The Pope has gathered all the best preachers in all of Europe to undertake an apostolic mission that aims to gather in her lost children. Thank you for your courage, as this mission will be hard and difficult. Na-inspire kami nung pinudus ng UST, ng mga Dominicans, yung St. Dominic. Kasi halos yung team na rin doon ay mga katrabaho namin sa JESCOM. Nung time na pinalabas o nilaunch ng mga Dominicans yung pelikula nila, inimbitahan din kami para manood ng premiere. Tapos nakita namin yung posibilidad na mukhang maganda ang ginawa nila. Baka pwedeng gawin din natin para naman kay San Ignacio. Lumapit kami kay Father Nono. Nung una, parang joke. Yung pabiru lang na kaya din natin yan, ganyan. Pero habang tumatagal, habang sinasabi namin, parang nagiging mas totoo at nagiging mas feasible mula dun sa maliit na idea. And then here we are. Ito na. We have not seen the film, but the trailer makes it look like the film looks really expensive. So, how much did it actually cost? I to produce kakarampot sa mga naglalakihang pelikula. Kami, yung production pa lang, 40. Kailangan pa namin maggasto sa marketing, promotions, that's another 10 million. Yes. So, yan. Kalahati lang po ang na-raise ko, kalahati, utang namin. Saan ba nanggaling yung pondo? Was this from the Jesuits? Yes, nagmakaawa, humingi ng limos sa mga Jesuita sa buong mundo. All over the world? Yes. Problema pa rin kami sa budget. Malaking malaking factor 'yon kasi hindi ko kasi ako yung nag-handle ng finances . Hindi ko alam kung yung hihingin ko bang pera enough o yung budget na approve is enough kasi hindi ko alam yung sa Spain. In feature filmmaking, we have to be more efficient. We have to work within smaller budgets, but I think that makes us more creative, I think.
gumagalaw na yung utak mo kung paano mo gagawin tong ito lang ang budget mapapag ito ang budget na kailangan mamukha siyang maganda. Sabagay sanay ako sa ganun eh. Kailangan ang mukha talaga siyang galing doon. Kasi nakakahiya eh pag gagawa ka ng costume na okay lang sa atin, gagawa tayong period na costume tapos international pa yung gagawin na costume tapos doon pag gagawin, nakakahiya. Sa akin personally, sobrang laking challenge niya kasi ang laki ng responsibility no as production designer. So, pero and wala pa akong nagawang ganito kalaking pelikula. So parang ito yung pinakamalaking pelikulang gagawin ko as production designer. Pero parang since limited yung crew, kailangan namin mag-multitask. And kaya yung parang as PD, sobrang hindi ko alam kung paano i-manage yung maliit na team lang para magawa namin in a limited time and limited budget din. Fire back again. Bukod sa maliit na budget, naging malaking hamon din sa grupo ang kultura ng banyagang produksyong kanilang nakasama. The film is a funny animal kasi when you look at it, Pinoy yung key staff. Pinoy director, cinematographer, production staff, producers. Tapos we shot it in Spain with Spanish actors in the English language. So it's a bit not usual siguro. Isa pang major factor na nahirapan kami is yung limit na 11 hours lang ang working hours ng mga Espanyol. Eh tayong mga Pilipino 16 is yung regular shoot, 24 yung overtime. Tapos, kailangan merong turnaround na 12 hours. So, habang mas matagal kami sa Spain, mas matagal yung accommodations ng crew, di ba? So, talagang pinagsisiksikan natin. At saka yung marami silang labor law na hindi namin na foresee na kailangan sunod-sunod ang shoot. So, in short, kumbaga, sila, pwede silang magpahinga kasi nasa law nila yung papahinga na sila. Yung mga Pilipino, hindi pwede magpahinga kasi may isa-set up ka pa the following day. So, yung mga tao ng production department, ng mga Espanyol, natutulog sila habang, di ba? I mean, right kasi nila yun. Kumbaga, pinaghirapan nilang makuha yung ganong sitwasyon na maging ganon. Which is only right. Sana sa Pilipinas, someday, ganun din tayo yung ma-accommodate natin yung 12 hours turnaround. Tapos hindi tayo masyadong pinapagal yung mga tao natin, ganun. Pero for us, isang malaking dahilan kung bakit din nahirapan. Pag gumawa kasi ng film sa ibang bansa, yung time management at saka hindi unlike dito sa atin kasi pag gumawa ka ng film, talagang okay, ibang haba-haba ng pahinga. Dahil doon talagang tapusin mo to kasi ang oras, kasi sa ibang bansa tayo hanggang ganito lang ang limit nila sa oras. Minsan at the end of the day, ubus na eh. Ubus na yung bahala mo eh. Ubus ka na. Tapos ipagpapasa Diyos mo yun, mananalangin ka sa gabi, ipapasalamat ka sa opportunity to work at hihingi ka ulit ng energy for tomorrow to fight another day. Literally, fight another day. How many? Pero sino nga ba si Ignacio? At bakit sumugal ang JESCOM para gawing pelikula ang kanyang buhay? Malaki ang kontribusyon ni St. Ignatius of Loyola sa Kristyanismo. Kabilang kasi siya sa nagtatag ng itinuturing na isa sa maimpluwensyang kongregasyon sa buong mundo, ang Society of Jesus,
o mas kilala bilang mga Jesuit. Ito ang grupong kinabibilangan ng kasalukuyang pinuno ng simbahang Katolika na si Pope Francis. Sa kabila ng kanyang naging papel sa kasaysayan ng simbahan, marami pa rin ang hindi nakakakilala kay San Ignacio. What is it that you wanted to say about St. Ignatius that people might want to watch? Well, purpose in life. Diba? Yung lahat naman tayo nagtatanong, ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Si San Ignacio, tinanong niya yun. Mm-hmm. Diba? At nasumpungan niya yung sagot nun sa ating Panginoon, sa pagsunod sa ating Panginoon. What distinguishes St. Ignatius from all the other saints proclaimed by the Catholic Church? Ang contribution ni St. Ignatius of Loyola sa simbahan is he has systematized yung pong pagdarasal. He has made a science out of prayer, yung prayer life. No? So yung mga retreats, recollection, si San Ignacio ang gumawa nun. Yung spiritual exercises. Yes, yung kursilyo, halimbawa, nanggaling yan sa inspirasyon ni San Ignacio de Loyola. Yes. These are the latest comps from Ayon pa kay Father Nono, dito pumasok sa eksena ang pagpili nila kay Paolo D. para maging direktor ng pelikula. Paraan nila ito para maitawid sa mga kabataan ang kwentong buhay ni San Ignacio. Well, sabi ni Father Nono, ikaw raw ang ginamit niya or pinili niya kasi kailangan daw, syempre, ay maka-engage ng mga kabataan. Yeah. Ikaw naman, ano naman ang ginawa mo para nga talagang maging kaakit-akit sa mga kabataang manonood? Ang pelikula tungkol sa isang santo? Absolutely, we're not gonna make a movie na from the start santo na siya. From the start perfect na siya. Because that's not gonna work. I mean, a movie will be about transformation. Yes, I guess the dream element Absolutely. Is important because that's what youth... The youth of today are always looking for purpose. They're looking for a meaning in life. Mm-hmm. So that's what this film is about. Ignatius was someone who was always looking for something greater. Dahil tungkol kay San Ignacio mismo ang pelikula, syempre, naging mabusisi ang produksyon kung sino ang gaganap sa title role. First audition sa atin, sa Madrid. First audition sa Madrid. Meron kami, yung director, may friend kami na based doon. So, siya yung nag-invite ng mga talents. So, doon kami sa school sa Madrid. Tapos, maraming nag-audition, surprisingly. But, hindi pa kami nakakuha ng Ignacio. Pero, nung time na nandun kami, may isang actor, pangalan niya si Omar Munoz. Hindi siya mag-audition. Dala ni Omar yung CV ng kapatid niya na si Andreas. Si Andreas naka-base sa London. Hindi siya makakapunta, sabi ni Omar, pero pinabibigay ng brother ko to at saka may CD pa siya nung kanyang mga recent works. Tiningnan namin yung portfolio niya, tiningnan namin yung CV niya at nasabi namin na, wow! Baka! He has the look. Parang ito, mukha siyang si Ignacio. So, nung time na yon, in-email ko siya, sabi ko sa kanya, baka gusto mong pumunta sa Barcelona. Tapos sumagot siya, sabi niya, nasa London ako, pero pupunta ako ng Spain, ng Barcelona para sa audition. In short, dumating siya nung araw ng audition, and he gave a wonderful audition. Sé que esto no lo entiende nadie porque todos habláis inglés. Matapos ang mahabang paghahanap sa gaganap kay Ignacio, natagpuan na nila ito sa katauhan ng aktor na si Andreas Munoz. So Andreas, tell me, what made you interested in doing a film like this? I felt a lot of connection with him. And it's a character like I think every actor in the world would love to take part on, you know, to go for it. Are you familiar with the life of St. Ignatius? I studied a lot. I read a lot of books about St. Ignatius. I read the Spiritualist Exercises as well. Oh! I met a few Jesuits
in different parts of Spain. So how was it working with the Filipinos? Filipinos are really open and really happy and really welcoming. And at the beginning was a bit shocking for me because they were too nice, really, really nice people. And you're really, really intense and you're really, really, really professional. Kasama ni Andreas ang mahigit 100 bilang ng mga foreign actors na gumanap sa pelikula. 95% ng shoot ay pawang sa Espanya kinunan. First trip namin. So doon, napuntahan namin yung mga possible locations. Siyempre yung mga lugar kung saan talaga ipinanganak si San Ignacio. Pinuntahan namin yung mga posibleng pag-shootingan ng battle scene. Pero ang mga props at costume na ginamit, lahat dito sa Pilipinas ginawa. Sa ganitong paraan, nakatipid ang JESCOM. Basically, yung full concept na mag-shoot ng film sa Spain and we're gonna build all the props sa Philippines. Tapos, parang wala ako dun sin nag-come up with the idea na that's what they're gonna do. But, okay. We did it. Mas matipid din, tas mas maganda pa, you know, actually. Kasi alam din na namin na ano meron. Kesa if we went to Spain, tapos mag-rent-rent lang lahat, di namin alam kung ano meron. So parang stuck lang kami doon. So at least, in a sense, we carried our own weight. Challenge din yung pag-ship to Spain. Five tons worth of costumes and props shinip doon. Bukod siyempre sa paghihigpit ng budget, nasubok din ang pasensya at tiyaga ng grupo. Kailangan literal na doble ang kayod. Ay, in-encounter ko talagang masisiraan ka ng bayad. Parang ayoko na kung ng Pilipinas kasi nga ako lang mag-isa sa make-up. Ako lang sa costume. Kasi lahat kami nagdo-double duties. Hindi lang double, triple, quadruple. Kasi malinaw yung trabaho namin ni Ernest. Si Ernest kasi talagang budget. Yan. Ako, I dealt with the actors, yung mga contracts, yung coordination with the Spanish. Malinaw sa amin ni Ernest yung mga gagawin namin. Pagdating doon, naku, kailangan naming lilipan yung costume ni ganito kasi masyadong mahaba. Kasi maraming mga kinast lang doon na hindi namin nakita or ano, di ba? My God, we did everything. Masahe lang yata di natin ginawan. Sa kabila ng mga hamon na dinaanan ng produksyon, tumodo ang grupo pagdating sa camera at lente. Sa aspetong ito, siniguro ng JESCOM na hindi tayo mahuhuli sa international look ng pelikula. How much did you have to depend on technology to make this film look so glossy? So imported, actually. That's the word that most people use when they see the trailer. Parang imported. The biggest investments we did in terms of getting like production values, quality of were, of course, one, we flew to Spain. Kasi like Father said, you can't fake that stuff. You can't fake the landscape, you can't fake the castles, you can't fake all that stuff. So the decision was made early on to really shoot in Spain with Spanish actors. Mm-hmm. That's a big thing. Also, we had the very fortunate to be able to use a certain set of anamorphic lenses that just came out in the market, and I think we had the number 3 set in the whole world. First of all, it allows you to shoot very widescreen. So parang panoramic. Yeah, number one. Number two, there's a quality to that lens that yung mga highlights nagiging oval-shaped in the background pag naka-defocus na siya. And that subconsciously gives you a very cinematic, very Hollywood feel. Nice. Lens pa lang. Nung nakita ko yung first teaser namin and yung trailer when Paolo sent it to us, edited, color graded and everything, nagulat ako. As in, hindi lang nagulat, naiyak talaga ako kasi wala sa amin na nag-e-expect na magiging ganun siya kaganda. It was talagang really beyond my own imagination na we were able to produce something of that quality. I'm really, really very proud of what we accomplished kasi while we were doing it,
parang ang dami-daming factors na nakaka-down. Pero when we saw it finally, sabi namin, wow, kaya pala talaga ng mga Pilipino. Kaya nga ba ng Pinoy indie film na Ignacio de Loyola na makipagsabayan sa mga naglalakihang filmmaker sa ibang bansa? Say we fight. Sinong mag-aakalang ang mga utak at tauhan sa likod ng mga eksenang ito, mga Pinoy, na sa kabila ng kakarampot na budget, ito'y naitawid nila at napagtagumpayan. Matindi man ang pinagdaanan ng production staff ng Ignacio para sa kanila, hindi matutumbasan ang mga aral na natutunan nila sa produksyong ito. Mga aral na maaaring mapulot at masalamin sa kwento ng buhay at pananampalataya ni Ignacio. Parang may mga instances na habang nagshoot kami, nakikita namin yung sarili namin dun sa eksena. May mga ganun eh. Which is good kasi it's God's way of talking to us. Minsan kasi, di ba, parang sa dami ng dinasal mo, parang di ka naman sinasagot eh. Pero ang lagi ko nang sinasabi, hindi naman yun sa paraan ng pagdadasal mo o sa tindi ng pagdadasal mo, kundi dun sa pangangailangan mo. Ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. No more, no less. I want the audience to see St. Ignatius' story as an example of how even the most wounded or even the most destroyed person can come back and can rebuild himself. And for anyone who's going through a struggle, for anyone who's found themselves having to take a plan B or take a different path through life that they thought is a lesser thing maybe or something that they did not expect them to do, it's a reassurance that if you listen to God's guidance, greater things will come to you. First time na nakakita ng Pilipino, more so Filipino filmmaker. Budget at galing ng Pinoy ang naging puhunan sa pagbuo ng pelikulang Ignacio de Loyola. Mabigat man sa bulsa, hindi na ininda ng grupo, lalot ang katas naman ito ay ang dekalidad na trabahong pwedeng ibandera sa buong mundo. At ang pagkalat ng mensahe nitong natatanging kwento ng isang santo. Father, naisip niyo ba yung tinatawag na ROI sa mga ganitong mga proyekto? Anong expectation niyo in terms of the return on your investment? Actually po, sa totoo lang, hindi. Kasi ang concern lang namin is really, this is really mission for us, di ba? Siyempre, hindi ko tatanggihan yan, di ba? Kasi makakagawa kami ng iba pang mga proyekto, di ba? Tsaka mabayaran ko na finally si Paolo, di ba? Hindi, binarat namin ang binarat. Oo, talagang, di ba sabi ko kay Paolo, ipagdadasal na lang kita araw-araw. And I've been doing that, di ba? Lahat, yes, langit yun eh, di ba? sa akin yung, yung mapanood ng mga tao, tapos magamit ito sa mga, mga eskwelahan. Kasi, yun nga, kailangan sa bawat bagong henerasyon, yung kwento ni San Ignacio, isang taong naghahanap, di ba, ng kahulugan sa buhay at nahanap niya sa pagsunod kay sa Diyos, that has to be told. Kasi gusto lang namin talaga makagawa ng magandang pelikula na mapapanood ng mga future generations of Jesuit students, no? Anything beyond that, bonus na. Kung magkaroon siya ng impact sa pelikulang Pilipino, nako, maganda yun. Very seldom yung opportunity dumarating sa isang filmmaker or sa isang manggagawa ng sining na mapag-iisa niya yung sining at saka pananampalataya, faith and art. Una, naniniwala ako
nararamdaman ko at naniniwala ako dun sa mensahe ng pelikula. Kaya yun yung naging driving force mo to wake up every day kahit alam mong gera yung, literally, gera yung papasukin mo. 3, 2, and action! Matapos ang mahigit 5 taong sumibol mula sa dati isang plano, ngayon may katuparan na ang pagpapalabas ng pelikulang Pangarap ng Mga Hesuita. I have faced death before. It does not scare me. Tulad ng buhay ni San Ignacio, may mga pangarap tayong sa umpisa maaaring gumuho at mabuwag. Pero tatayo ka at lalaban. Ang panaginip ng JESCOM para sa kanilang pelikula at industriya na itawid hanggang sa ibang bansa. Ang gawang Pilipino may narating. And then your life. Parang yun talaga yung spirit ng independent filmmaking. Yung nakita ko na parang wow, when the yung expectations ng director sa films, like, it's big talaga. Skeleton talaga. Skeleton crew talaga. Na parang amazing talaga ng deliver namin everything. Yung kakayahan ng mga Pilipino nga, yun na nga, parang nakakagulat siya, hindi namin siya inaasahan na magiging ganun kaganda. But that is not to say, hindi namin inisip. Pinangarap namin siya eh. Tapos in-imagine namin na magiging ganito. And therefore, we did everything that we could para maabot tong pangarap na to. Talagang blood, sweat, and tears, literally. And now that we've seen it, parang wow, pwede tayong maging world class talaga. Hindi lang sa pagkanta or di ba, sa performances, which Filipinos are very famous for. Pero ganito sa field ng pelikula at sa paggawa ng pelikula, kaya natin. Could hear the voice of God. Would you want to keep it secret? Handa na sa telon ang Ignacio. Ang ika ngay suntok sa buwan na pagsugod ng JESCOM sa revolusyon ng indie films, nagawa na. Kaya. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.